मैनेजर फ्रंट सीईओ और साइबियो ngayon po pag dinikit natin yung kanto na yan parang nilapit natin ha, kunyari nilapit natin ibig sabihin ito pong glass pag nakadikit yung kanto na yan sa glass yan din po ang taas na lalabas when the light is dedicated to the glass. Yan, nakadikit. O, diba? Pastis, nakadikit eh. Dedicated, diba? Pag nakadikit sa glass, kung anong taas yan, yun din ang taas. Pag naka-atras yan, mas maiksi ang lumalabas. Dahil sa totoong buhay, kapag ang bagay ay malayo-layo sa ating pananaw, yan po ay parang maliit. Kaya po yung Hercules plane na kayang magdala ng ilang tangke. 1,000 tangke ang kayang dalhin ng Hercules plane. Di ba? 1,000 tangke ng gas, gasol. Pero kung tangke na panggera, ah, hindi naman 1,000. Di ba? Sabi ng kapitbahay ko, ibaba mo na yung mga baril ko, anak, at saka Armalite. Retired judge, 82 years old. Ang tawag ko, Ricardin. Hinaharas ako, binubuli ako. Sabi ko naman, Hat, yung tangke dyan ha, ilabas mo rin dito. Patingin siya, yung tangke, ilabas. Kasi wala nang naman eh, ilabas, tangke. Nag-order ako, tangke ng gas, gasol. Patingin siya, may tangke pala ito luwa. Tahimik siya. Okay. So, pag nandyan yan, ang ibig sabihin, yan po ang taas niyan, yan, ganyan din. Yan ang object natin. Pag ito'y nakadikit, sabi ko nga kanina, dedicated eh. Ganon din ang taas. Okay. Pag ikaw ay nakatingin dyan, halimbawa dito ka nakatayo, ito po yun, nakikita. Yan po sombrero. From the top, tinignan natin yung viewer, nandyan. Tumingin siya dyan, tumingin. Ibig sabihin, yung mga corner na ito, dito po tumatagos. Parang Superman, no? Diba? Ibig sabihin, ito pong mga line ay dito babagsak. It will fall in this line because you will have to locate the piercing point. It will be here. Can you relate it? This one will be registered there. Kung ito po yung film, dyan po yung corners na yung lalabas. So, mga kababayan, ang ibig sabihin, ito po ay mahahanap natin dito at ito po ay mahahanap natin dito along this line here. Okay? Samantalang, this corner will be located along this one. Along this one. Okay, sa perspective drawing po, meron tayo sinasabi vanishing point. Dalawa po, kasi po ito ay two-point perspective, two-point or angular. Bakit angular? Kasi at angle yun yan eh. Yung isang perspective na ipapaliwanan ko, ang kanyang ano ay parallel. Parallel yan. Kaya po ito ay one-point or parallel perspective. Yan. Ito naman ay angular perspective. Tagalog, angulo, magulo. Okay. Now, remember the object is actually here. We just move it there so that we will have the actual height. How do you now locate the vanishing point? Dalawa. Kasi two-point perspective eh. Two-point angular perspective. What you do is draw a line parallel from the station point. There. You draw a line parallel to that. I'll give you a tip. In your drawing, make it 60. Tara, 60 din yan. Ito naman 30. Para 30 din ito.
And then sa ano, sa hangout to yan. Then bring this down. We will create a horizon. What is the horizon? It is eye level. The horizon is a straight line, imaginary straight line where the desert and the clouds seem to meet. Pag sa Sahara Desert ka. Ha? Pag sa dagat, Manila Bay, where the sea, Manila Bay, and the clouds seem to meet. Actually, it is not straight, it is circular. Especially if you are going to take the plane, jet, 35,000 feet above sea level, gabi. You can see the arc that forms the horizon. Anyway, make it straight. Let us say, we are looking at the object in such a way that we can see the top. Like that, we can see the top. Kasi pwede naman natin tingnan yan, nakaganyan eh, ha? O, yung pong object, o, ang ilalim ang ating nakikita. Kung baga barko yan, ha? Nasa ilalim tayo, we are skydiving. We are diving the deep sea. We can see the bottom of the, ha? Of the boat, diba? Ayan, yung rudder, ayan. Yung kanyang electric pad, ayan. Okay? Pwede pa ganyan, hindi ka nakakita na yan, at saka yan. Okay, tuloy natin. So, to draw this vanishing point, parallel yan, parallel. Lagyan natin. Lagyan nyo dyan, parallel sa inyong nose. Okay, nyo, sir, paano gagawin yung line para parallel? Aywan ko sa'yo! Basta parallel yan. Parallel. So, assuming this is the horizon, we will now have the left, the right vanishing point. This will be the right vice president vanishing point. Since this is right, this is the wrong vanishing point. Wrong vanishing point. Left. Okay. What do we do with that? All these lines going there, from here, goes there. And, oh. Therefore, this one is not other than this one. Ayan po. Within this one, within that. How about this one? It will be between this line. Where is it? We vanish it to the right. Ayan. Ayan siya. Oh, now, complete the figure. How do you complete the figure? Very easy. To the right. To the left. Yan. Oh, kung titingnan nyo yan, ayan. Tatama yan dyan. What? Sakto. Oh, di ba? Ayan. Kung may hidden line yan, ayan. Hidden line. Ayun. Hidden line. Ayan. Hidden line. Ayan. Oh, tapat na tapat. Tumutugon sa corner. Sakto tugon. Oh, dyan. Oh, tapat. Bias ako ha. Baka tugon ako, makatapat. Halimbawa, for example. Ang dali ano? May tundok dyan. May tundok dyan. Ang tundok ay nandiyan dyan. Nasaan yan? Hanapin natin. Ayan sir. Ayan yan, ayan, ayan. Ayan, baba natin. Oh, tumama. Ayan siya, ayan. Halimbawa, may tundok dyan. Kandi dito. Nasaan yung tundok na yan? Ayan. Lagay natin doon sa nakadikit. Oh, saka gawin natin ngayon. Oh, tumama rito. Andyan siya. Ginawa ko. Line. Hop, hop. Ayan. Vertical. Ayan, oh, ayan. Ito ngayon ang picture. Ginawa kong letter L. At in love. Ayan. So, ayan na po. Papunta roon. Hop! 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 Ha! Yan po ang problem nyo sa perspective. Yan ang gagawin ninyo. L. Ayan. May hidden line. Okay. Saan ang Xerox nyo? Pakita natin. Let us show it. Tingin, Xerox. Ayan o, oh, nakalagay step by step, di ba? Step by step.
picture-picture, may puntiyakan ito eh. Ano ba ito? Mabilib ka pa sa akin, nakapokus ka. Oh, maliwanag mo yan. Ulitin ko. To look for this, you locate the station point. Siyempre, nakagitna yan sa station point kasi alaman naman, dito mo ilagay. Paano mo po-project dito? Lilipat mo yan dyan. The glass should be between the viewer and the object. Okay, maliwanag yan. Ngayon dito, gagamitan natin ng photographic method.